Sa ibang balita, posibleng pinatay muna bago dinala sa Silang Cavite ang advertising executive na si Kay Davantes. Katarungan ang hangad ng ama at fiancé ng biktima. Saksi si Marisol Abdurrahman, exclusive. Kalang termo. O ma-express in words. Halos isang linggo na mula na matagpo ang patay ang kanyang anak na si Kay. Pero wala mang paghilom at tila lalo pang ang tumitindi ang sakit na nararamdaman ni Ginoong Pedro Davantes. Hanggang ngayon kasi, tila mailap pa rin ang hustisya para sa anak. Hindi yan ano, hindi yan kidnapping, murder yan. Paano nga ba matatanggap ang walang saysay na pagpanaw ni Kay na hanggang ngayon walang paliwanag na motibo o suspek na mapaguntunan ng galit at sisi? At hindi lang buhay ang ninakaw sa ad executive, kundi ang bukas nila bilang mag-asawa ng fiancé na si Benedict Ong. Ang kanila sanang dream wedding sa susunod na taon, hindi na matutuloy. May church na may cater, may venue. Hindi raw niya malilimot ang huli nilang pag-uusap ng gabi bago matagpuan ang walang buhay na labi ng fiancé. Nagulat ako nung tinawagan ako ng sister ng 3:30 a.m. na parang nasaan si Kay. Tapos sabi ko, akala ko ba nandyan na? Tapos doon kami nag-start mag-ikot. Tapos like, nag-post ako sa Facebook. Umikot kami sa hospitals, police stations. Nagbigay na rin daw si Ong ng kanyang testimonya sa mga pulis. Kung ako lang, gusto ko nasa kanya yung ring when they bury her. Sa patuloy ng investigasyon ng Special Investigating Task Group, lumalabas daw sa ngayon na hindi raw pinatay si Kay sa Silang Cavite ng dalawa o higit pang tao. Siguro along the way, baka sinaksak siya. Doon sa tulay, kukunti lang ang pool of blood. That's why nag-concentrate kami sa mga CCTV cameras along the possible routes. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.